Yan ang magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga ka-business at mga kapapi, mapagpalang araw ko sa inyo lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay samahan niyo ako sa isang panibagong vlog sapagkat marami tayong mga bagay na pag-uusapan. Una sa lahat mga idol, sinisiguro ko sa iyo, alam niyo po, nakikita ko ang ka-business mayroong mangyayaring pagbabago. Alam niyo po kung bakit mga idol? Samahan niyo ako at tatalakayin natin 'yan. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, pindutin mo naman ang subscribe button para kay Mr. Ka-Business, sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course kay Papa din, at syempre kay Taong Gala. Balik tayo mga idol. Alam niyo po kung bakit sinasabi ko na nakikita ko ang isang malaking pagbabago sa ka-business. Kung atin pong matatandaan at inyo pong matatandaan, isa po sa pangarap ni Mrs. Ka-Business noon ay ang maipon ang kanyang mga tao, ang kanyang pamilya sa isang komunidad at naroon din ang mga taong tinutulungan nila. Kung tawagin itong lupa pangarap. Ito po yung isang dream goal ng ka-business mga idol kung saan gagawa sila ng isang community sa mga taong kanilang tinutulungan. At ito na nga po yung litas. Kasi po, kung atin pong makikita at matatandaan, isinama po ni Bung, sila Mr. Ka-Business, si Mrs. Ka-Business yung kagwang, doon po kay Nanay Beulie. Isa pong matandang tinutulungan ni Bung, isa pong matandang kaibigan ni Bung, kakilala ni Bung, at nang puntahan ito ni Mr. Ka-Business ay talagang tunay ngang naawa siya at nalungkot dito dahil yung bahay mismo nila Nanay Beulie ay talagang nakakaawa. So ito po ang isa sa hiniling ni Kuya Bung na mabigyan ng lupa doon sa lupang pangarap. Una sa lahat, kung atin pong makikita, napakalaki na po ng pagbabago ni Bung mula po nang magdesisyon siyang bumalik sa ka-business at manuluyan sa ka-business house. Nakikita natin na talagang lumilitaw muli ang kanyang puso ng pagtulong. Nariyan ulihan yung kanyang adhikain na tumulong. Eh at alam naman natin na si Kuya Bung ay talagang nandyan talaga sa kanyang puso ang pagtulong. At isa sa nakikita ko, isang napagandang kaugalian ni Bung ay hindi niya nakakalimutan ang mga taong tumulong din sa kanya noon pa man. Kasi ito sila Nanay Beulie, pinapasyalan niya ito eh. Noong panahon na taong grasa pa si Kuya Bung. At hindi niya yan kinakalimutan. Kaya nga natuwa yung matanda kahit papano nung tinanong nga po si Nanay Beulie, kumusta po si Bung? Sabi nga ni Mrs. Ka-Business, ano po ang pagkakilala ninyo? Ay agad na sumagot na mabait itong si Bung. At talagang totoo naman. So, dahil dito mga idol, hindi nagdalawang isip si Mr. Ka-Business na ipagkaloob kay Nanay Beulie ang isang pagkakataon na magkaroon po din siya ng lupa. Ano po? Talagang magkaroon siya ng bahay. So, kung titingnan natin, unti-unti nang nagkakaroon ng realisasyon itong dream, itong pangarap ni Mrs. Ka-Business na kung tawagin ay lupang pangako. Nakakatuwang isipin isipin natin, i-picture out natin mga idol, ano? Kumbaga ipikit mo ang iyong mata tapos nandiyan makikita mo ang isang village na nandiyan sila Mr. Ka-Business, yung kanyang mga anak, nandiyan po yung mga kagwang, ano po, nandiyan po sila kanya-kanya. At syempre yung mga taong tinulungan niya, ano, sobrang nakakataban ng puso ang kanyang klaseng komunidad. Pangarap ito ng lahat ng mga vlogger. Actually, kung titingnan po natin, yung mga malalaking vlogger, pangarap po ito. At dito, ay talagang sinentro o hindi binitawan ito ng ka-business na pangarap. Ano po ang indikasyon nito, mga idol? Ito po ay isang indikasyon tulad yun ang sinasabi natin na nakikita natin ang pagbabago ng ka-business. Kasi binibigyan nila ng long-term goal yung mga pagtulong na kanilang ginagawa. Ito yung talagang kumbaga ay solid na intervention. Kasi yung pagtulong, kung tutulong ka lang sa lansangan, di ho ba? Bigyan mo ng bigas, bigyan mo ng pera, pinansyal, pansamantalang tirahan, yan ay pangapansamantala lamang. Yan po yung mga ano lamang yan, kumbaga pansamantalang pagtulong lang, pansamantalang solusyon lang.
Pero itong kanilang ginagawa na kung saan ay nais nilang ipunin yung mga mahihirap at ilagay sa isang komunidad. This is a long-term goal na talagang life-changing na ano na proseso ng pagtulong. Babaguhin mo ang isang tao para maibigay sa kanya yung kanyang mga pangarap na hindi niya naabot magpakailanman. So, dito, totoo po yung sinabi natin noon na si Mr. Kabusiness ay mayroon divine intervention. Tama po ba? No? Diba, nasabi ko yun, lagi ko pong sinasabi yun. Kasi yan din po yung nararamdaman at paniniwala ko sa kanya. Other than that, nakikita ko na hindi talaga mawawala si Bong sa buhay nila, Mr. Kabusiness. Alam niyo kung bakit? Kasi si Bong ang larawan ng mga taong tinutulungan nila, Mr. Kabusiness. Si Bong ang larawan at sumasalamin sa mga taong kinuha ni Mr. Kabusiness mula sa lansangan at ginawang, kumbaga iniangat ang kanyang pagkatao, tinulungan nila at itinaas ang kanyang pagkatao. So, hanggat nandyan si Bong, magkakaroon ng inspirasyon ngayon yung mga taong tinutulungan niya. Kasi salamin siya, salamin si Bong ng buhay nitong mga taong nasa laylayan. Kaya doon sa mga nagsasabi na balang araw darating mawawala din niya si Bong babalik sa dati, maaaring pwede silang tama, ano po, maaaring pwede rin silang mali. Pero ako, para sa akin, ang isa sa indikasyon ko, kapag kung ano man ang mga mangyari sa hinaharap, kaparte lang yan. Kaparte lang yan ng proseso na kailangan pagdaanan para lalo pang tumibay. Eh kaya nga ho ngayon si Bong ay tumitibay, ano po. At nakikita naman po natin yung sinseridad niya ng pagtulong, which is na naduduplicate niya dito kay Mr. Kabusiness at kay Papa Dins. So, yan ang puso ni Bong. No? Kaya hindi siya nagdalawang isip na puntahan itong si Nanay Beulie. At nakita naman natin na talagang si Nanay Beulie ay karapat dapat na tulungan. Nakakataban ng puso mga idol ano, na unti-unti ay umuusad itong isang pangarap ng Kabusiness patungo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ay ilalagay at ilalagak niya ang mga taong kanilang tinutulungan. Napakataba ng puso at alam mo, very exciting ito. Although matagal itong proseso, long term ito na proseso, at least kahit papano, nakikita natin na naumpisahan na, naihakbang na kumbaga. Di ho ba? Kasi ang isang programa, hindi naman po magkakaroon ng realisasyon kung hindi po uumpisahan. So ito po ang isang napakagandang pagkakataon mga idol na makikita natin kung ano po yung talagang konkretong tinatakbo ng programa ng isang Kabusiness. At dapat maging proud tayo bilang Kabusiness family na, uy, okay pala, at least hindi tayo nagkamali ng pagsuporta kay Mr. Kabusiness kasi mayroon siyang konkretong goal, mayroon siyang konkretong nais mangyari. No po, talagang long-term goal na talagang nais mangyari doon sa mga taong tinutulungan niya, maging sa mga itinuturing niyang kapamilya at sa mga taong nahasasagip niya sa lansangan. Yun pong pinakamaganda roon. Pero dito mga idol, syempre, kailangan natin ng kahit man lang kumbaga dasal, ano po, bilang suporta sa kanila. So kailangan natin ng masusing suporta na mangyari ito kasi hindi rin naman kakayanin ni Mr. Kabusiness na mag-isa lang siya. Tayo bilang mga followers, tayo bilang kapamilya, kailangan natin sumuporta sa adhikain ito para mangyari ito, magkaroon ng realization. Pero sa papanong paraan, kailangan ba natin magbigay ng financial kay Mr. Kabusiness? Well, kung hindi naman natin kaya magbigay ng financial sa kanya, una, dun lang sa talagang panonood ng video, ma-share ang kanyang video sa mga upang makarating sa mga tao, di ho ba, talagang hindi natin pag-skip ng ads. Kasi kung mangyayari ito, magkakaroon ng maghigit na pagkakataon na lumaki at lumaki ang Kabusiness official. Si Mr. Kabusiness, lumaki po ang channel niya. At kapag lumaki po ang channel niya, magiging magaan siyempre. Automatic yan. Tataas naman yung revenue. Magiging magaan sa kanya yung implementation ng program na nais niya doon sa mga taong ilalagak niya sa lupang pangarap. Hindi ba? So, napakataba ng puso no, ng kanya. Pero kung makititingin po natin, mga idol, na nakakatuwa din kasi unti-unting umuusad, 493,000
followers na po at subscribers si Mr. Business, no? So medyo umangat na po ng bahagya itong kanyang followers. At talagang nakakatuwa, no? Kasi kahit papaano, eh, nararamdaman natin na may mga taong sumusuporta sa kanya. Mayroon din mga taong nambabas sa kanya, pero at least kaparte lang yan ng buhay ng pagiging social media influencer. Hindi naman lahat ng tao ay talagang sasang-ayon sa ating mga ginagawa. Mayroon na naman talagang nakatingin lang at inaantay lang yung pagkakamali mo pagkatapos babatikbusin ka. Hindi po, ha? Ganun lang po. Pero masasabi natin na mayroon konkretong programa ang Kabusiness para sa pagbabago ng isang tao sa mga taong itinuturing nilang kapamilya, sa mga taong kanilang kinakasama sa pagtulong, at sa mga taong nais nilang sagipin sa laylayan ng lipunan. Mayroon silang sulid at konkretong programa. Kaya po, nararapat talaga na ito ang channel na masuportahan natin dahil nakikita natin yung long-term program na kanyang nais gawin. Bihira lang ang mga pagkakataon na ganyan, eh. Kasi usually sa pagtulong, ano po, hindi naman natin nilalahat, pero karamihan po o karaniwan, nakikita natin, eh, matapos mo tulungan, eh, talagang wala na. Tapos na, di po ba? Or kung mayroon pa hanggat may napipiga pang pwedeng magka-abuse, eh, ayan, tuloy-tuloy. Pero, kumbaga, wala silang konkretong pagtulong na ila ibibigay doon sa kanilang beneficiary para maiangat yung antas ng kanyang pamumuhay. Pero dito, nakita natin ang pagkakaiba. And congratulations po sa Kabusiness, ano po, sa unti-unting realisasyon nitong lupang pangarap. Maraming salamat po. Kahit papano ay matutupad na ang isang adhikain ng Kabusiness na mailagay sa isang komunidad ang mga taong kanyang nasasakop sa mga programa. At least kahit papano ay makita natin ang isang komunidad na binuo ng Kabusiness. At syempre magiging masaya tayo kasi kaparte tayo sa pagbuo na yan bilang viewers, bilang followers, bilang mga tagapanood. Ang pinakamaganda rito mga idol, at least alam natin na nandyan bilang salamin ng mga taong nasa laylayan ng lipunan, nandyan si Bong. Hindi po simple ang pagdating ni Bong sa buhay ng Kabusiness, kundi ito po ay isang malalim po na larawan na nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong mahihirap na, uy, ito si Bong kahit paano na bago, upang sa ganun ay magsumikap din sila. Kayo mga idol, ano pong masasabi ninyo dito po sa video ito? Comment down below kung ano naman po ang inyong adhikain at kung ano po naman ang inyong nais na sabihin. Nakakataba lang po ng puso mga idol na kahit papano nagpapasalamat tayo na tayo ay napabilang dito sa Kabusiness family bilang reactor. At least nakakapag-share tayo ng ating mga saluubin at damdamin and opinion. Okay, so ayan. Bago po tayo magtapos mga idol, pakiyakap naman, ano po, pakimahal naman, kumbaga sundutin naman natin ang Kabusiness family, Kabusiness official, and of course si Papa din. Sama natin yung mga kagwang mga idol. Oh, andyan na po si Kagwang Bay, Kagwang Intoy, Kagwang Bugi, Buknoy, Bornok, si Kagwang Bong, si Damo, at nandyan na rin po mga idol, si Istung, ano po, at syempre, Waki Wak TV. Isama na rin po natin ang mga magigiting ng mga reactors na siyang nagiging tagapagtanggol ng Kabusiness. Ako po si Taong Gala mga idol. Comment down below. God bless us all. Abangan ko po ang komento ninyo at babasahin ko. Pampalang araw po sa ating lahat. So yung mga Kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga Kabusiness. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.